guys, I'm back. So, kahit madilim na, patuloy pa rin tayong mag-vlog. Medyo naging busy ako ng mga ilang weeks, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon, ano mga ba yung mga affordable na gamot na pwede mong ipang-cleanse sa sugat mo? Kagaya nito, kung wala kang betadine, cannot afford go to doctor, you know? Tapos, wala ka talagang time na pumunta sa health center. Mga, halimbawa, kagaya ko, naglinis ako ng kuko sa ingron. Shout out sa mga mami dyan, sa mga girl. So, medyo nasugatan ko ang aking kuko. Aminado po ako pasintabi sa kumakain kung meron man. Nagnana po siya. Masakit, namaga, nagnana. So, nilinis-linis ko siya palagi at sinasabon. Tapos, that time na yun is field trip pa ng baby-baby namin. So, tiniis ko. Kaya ngayon, eto yung gamot na pwede nyong i-cleanse sa sugat nyo, okay? Kahit anong klaseng sugat pa yan. Halimbawa, ano tawag dito, nasugatan kayo dito. O kaya nagupit nyo yung dito, tapos namaga, pati na yung mga kuko sa paa, di ba? O sugat sa tuhod, nasobrahan, nakaskas. Grabe talaga yung tama, di ba? So, eto na. Hindi ako model nito ha, pero gusto ko lang kasi mag-vlog ng iba't ibang topic. So, eto na ang pwede nyong bilhin na abot kaya nyo at matitipid nyo na hindi nyo pa mauubos na mayroon pa matitira. Pero, sana lang hindi na kayo magkasugat sa susunod. So, eto na po. Agua oxinada, okay? Agua oxinada o hydrogen peroxide. Tandaan po ha, 10 volume lang, okay? Agua oxinada hydrogen peroxide. I think mas mura to sa... Depende po sa size eh. I think mas mura to sa butika. Pero kasi ito, binili ko to sa tindahan. Ito ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Siya ay 120 ml, okay? So, ang instruction dito ay meron dito sinasabi na dilute sa water. Pero sa akin kasi guys, diretso ako ng, limbawa po, ito yung kuko ko sa paa, yung malaki po. Dito nilinis ko, natusok yung ingron, nagnana, namaga. Diretso ko na po siyang pinapatak palagi pagkatapos ko maligo, sa umaga, bago ako matulog. Kine-cleanse ko muna yung paa ko. Inugasan ko, sinasabon ko, basta bago matulog. Hanggat maaari, hanggat paulit-ulit yung siyang maalala, patakan nyo ng patakan, no? Hindi ko naman sinabi agad-agad na gagaling. Pero malaki pong tulong siya. Alam nyo po, shout out sa mga nanonood ng Jessica Soho, di ba po? Marami ng case na naitapik sa Jessica Soho about sa ingrown na talagang dumating sa doktor at malaki ang ginastos nila sa pagpapadoktor. Kapag po accidentally na nabubulol na ako na nasugatan nyo talaga, natusok nyo yung ingrown nyo sa paa, I suggest bumili kayo nito at i-cleanse nyo, okay? Baka who knows, effective sa inyo. Pero hindi ko naman sinabi agad na gagaling ha. Pero malaki po kasi siyang naitutulong. Promise, dumadaan po yung mga araw na nakikita ko nawawala yung pamamaga ng aking sugat sa paa, sa kuko. Tapos kapag po may lumalabas na nana o excretion, yung mga tubig-tubig, lagi nyo lang po i-wipes ng bulak o tissue. Tapos lagi nyo po siyang papatakan. Tapos yon, sa susunod po is mag-ingat-ingat na po tayo sa paglilinis ng ating kuko. So again, hindi lang po ito isa sa ingro na, basta po pang cleanse to ng sugat. Use as an antiseptic and germicide as minor cut and abrasion. Okay, yung mga nasugat na last-last yan, mga minor sugat-sugat. Malaking bagay to pang cleanse, okay? So sana po mas maganda may stock kayo nito sa bahay, di ba? Para po, halimbawa, in the middle of the night kayo na aksidente, di ba? So, araw-araw nyo po lagyan nito. Bago nyo po ito lagyan, maligo muna kayo. O kaya kung di kayo maliligo, maglinis muna kayo, ganun.
Diba, sabunin nyo muna bago nyo po siya patakan, okay? Sana po sipag-sipagan nyo ang paglalagay nito. Pero promise po, malaking maitutulong niya. Araw-araw nawawala yung pamamaga niya, nakiklin siya, naghihilong po ang sugat. Pero regarding po sa malalaki ng mga sugat, kailangan nyo po yan ipadoktor. Lalo na, hindi natin alam kung ano ang naging cause niyan, bakit sobrang lumalala, okay? Ayan, sana po naibigan yung aking vlog about sa agua oxinada o hydrogen peroxide. Thanks for watching. Babu!